Ibabalik ko lahat sa dati. Anong ibig mong sabihin? Narinig ko na nag-resign ka ng dahil sa akin. Nag-quit ka dahil sinala mo ang kasalanan ko. Pwede ko pang itama ang lahat. Yung pagkakataong nawala, kaya ko pa yung ibalik. Pero nangyari ng lahat, hindi mo na kailangan gawin pa to. At kahit ano pang gawin mo, hindi na magbabago ang mga bagay. Darryl, please. Pwede bang kung pupunta ka rito, tungkol sa business ang pag-uusapan natin? Huwag mo nang uulitin to, ha? Pasensya na. Arian! Nakabalik ka na. Ano yan? Nagre-review ka? Oo. Gusto naman pagre-review mo dyan. Matagal na rin mula nang ginawa ko ulito. Mauna na ako sa'yo, ah. Good night na, Mr. Choi. Oh, sige. Uy, Arian, ingat pag-uwi. Lalo akong naiinis kapag naiisip ko sila. Ang akala ko ba nag-break na silang dalawa? Ano sinasabi niyo ibabalik niya sa dati? Ay! Nakakainis talaga! Problemado na nga pa dahil kay Marian. Nakaka-stress! Dahil dito sa Go Star, tama ba? Yes, sir. Magaling si Ubre sa pag-manage ng tao. Maaasahan po natin siya. Ang branch manager noon, dating taga-PR team, tama? Yes, sir. Yung employee na nag-perform ng CPR sa inyo 3 years ago, siya rin po yun. Oh, siya pala yun. Hindi pa kayo nagpapasalamat sa ginawa niya. Ang mabuti pa, i-invite niyo siyang kumain sa labas. Aubrey. Suggestion yon bilang PR director. Maraming salamat. Maraming po salamat. Aba, nandito pa rin pala si Manager Choi ngayon. Shinsong noodles, the best! Sino kayo? Ate mo? Anyway, heto po. Ako po si Mr. B. Katrabaho niya dati. Supervisor niya sa office. Talaga? Nice to meet you. Nice to meet you rin po. Salamat. Wow! Tamang-tama palang punta ko dahil si Manager Choi talaga sadya ko. Tama. Pinapasabi ni Chairman Joe gusto ka raw niyang ayain lumabas. Huh? Ako? Bakit daw? Totoo? Gusto ka niya i-comment sa ginawa mo. Isa ka sa dahilan kung bakit mabenta tayo. Si Chairman ang may gusto niyan, sigurado? Bakit? Sino pa ba mag-iayaya sa'yo? Siyempre, hindi kita pupuntahan kung hindi siya nag-utos sa akin, no? Payag ka na sa gusto niya, hindi ba? Teka, sandali lang. Pag-iisipan ko muna. Ano pang pag-iisipan? Ang Chairman ang nag-iayaya sa'yo na lumabas. Pero tama! Mihira lang mangyari to! Ma'am, gusto ko kung paano kayo mag-isip. Huwag ka mag-alala. Sisiguruhin kong pupunta siya, okay? Naman. Sigurado na po yan, ha? Pupunta siya, okay? Oo, sisiguruhin ko. Sige po, fighting! Oo, sige. Ma naman, ba't po kayo mo? Chairman na mismo yung nagyaya sa'yo. Bakit naman hindi ka pupunta? Ay. Huwag ka na mag-inarte. Pumunta ka. Pero hindi ko... Excuse me. Ay, hello, ano sir. Welcome po. Ano? Hindi mo dala yung hinihingi namin? Tingin mo, nakikipaglokohan kami? Hoy. Ibigay mo na sa amin yung pera. Bakit ko kayo bibigyan ng pera? Ayaw mo? Alam mo ba kung anong hawak namin?
Ang lakas ng loob mong sumagot! Banata niyo! Tama yung ginawa nila sa'yo. Hindi ako papayag na palampasin mo lang to. Dapat i-report mo na sila. Oh, hindi na kailangan. Naayos ko na ang lahat. Kung ayaw mo ako magre-report sa mga pulis. Seryoso, ayos lang talaga ako. Kapalit ng ginawa nila sa akin kanina, hindi na nila ulit guguluhin ang kapatid ko. Arian. Hayaan mo na ako, Mr. Choi. Pero bakit ka umiiyak? Ha? May masakit ba sa'yo? Hindi naman ako umiiyak dahil sa mga sugat ko. Umiiyak ako kasi nga naaawa ako kay Marian. Feeling ko nagkamali ako. Hindi ako mabuting guardian sa kanya. Hindi totoo yan, hmm? Walang katotohanan yan, kaya huwag mo sasabihin yan. Ginawa mo kung anong makakaya mo, kaya wala kang kasalanan. At bilang ate niya, alam mo kung anong makakabuti sa kanya. Kaya tama na, huwag ka na umiyak. Maraming salamat, Mr. Choi. Maraming salamat din sa pagtanggap niyo sa akin dito. Salamat din sa pagpapatuloy sa bahay niyo. At salamat din sa mala sa akin. Tinatama mo pa ang mga mali kong ginagawa. Kaya lang ang gumawa sa akin nun. Kaya nagpapasalamat ako na sa obra. Pasensya na kung pabigat ako, Mr. Choi. I'm sorry. Okay lang, Anna. Sorry. Arian! Kumusta ang pakiramdam mo? Ano, okay ka na? Okay na ako. Ay, mabuti naman. Pero alam mo, nakapag-isip-isip din ako. Kailangan talaga natin mag-report sa polis. Oh, tinawagan ko sila. Nag-usap-usap na kami. Wala nang problema. Huwag na kayong mag-alala. Teka, totoo ba yan? Sure ka? Oo naman. Okay na. Sorry ah, mukhang hindi ka nakatulog ng dahil sa akin. Wala yon, okay lang ako. Kaya ko pa naman. Buti pa, umuwi ka na para makapagpahinga ka na maayos. Hindi, dito na muna ako. Ha? Hoy! Mas okay kung... Ano bang ginagawa mo? Bakit nandito ka pa? Di ba magkikita kayo ng chairman ngayon? Ma'am, anong sabi niyo? Magkikita po sila? Ano nangyari? Bakit may sugat ka sa mukha? Ito po. Nadapa po ako paglabas ko. Imposible magkasugat ng ganyan ang nadapa lang, ha? Sino po yung chairman na binabanggit niya? Yung chairman sa head office. Tapos bukod pa doon sa chairman, gusto pa makipagkita na head ng PR team kay Daryl. Tapos iba pang mahalagang tao sa opisina nila. Minsan lang ang ganung pagkakataon. Ito lang eh. Talaga po? Totoo ba, Mr. Choi? Oh? Okay yun. Dapat pumunta ka. Pag-iisipan ko pa. Di pa ako nakaka-decide. Anong pag-iisipan? Hindi pwede. Sabi ko pumunta ka. Lumakad ka na! Kahit ano pang dahilan ang sabihin mo, hindi ako papayag na tumanggi ka. Ma? Aalis na kami!
Oh, isuot mo yung suit mo, ha? Dapat pogi ang dating mo mamaya. Huwag yung ganyan. Siguradong nandun din siya. Nakakainis. Chairman Joe, kahit na para sa marketing purpose lang po, ba't hindi natin i-appoint si Mr. Choi bilang advisor in behalf ng branch owners? Magiging advisor siya? Sigurado ko ba dyan? Nagtrabaho siya sa office noon at ngayon branch owner siya. Para mas lumago pa ang mga project at maging maganda ang takbo ng mga team natin, tingin ko may maitutulong siya. Malaking boost din siya sa image natin. Sir, hello sa inyo. Pasensya na po kung late ako. Ako nga po pala si Daryl Choi. I've heard about you. Maupo ka. Apo. Three years ago, may iniligtas kang employee. Makakapagpasalamat na ako. Kaya I want to take this chance para makabawi ako sa'yo. Hindi niyo naman po kailangan gawin to. Pasensya na po pero hindi ko po matatanggap yan. Sige na. Malaking asset ka rin sa Go Star. This is the least that I can do for you. Kumusta ang experience mo bilang owner? Mas okay ba? Ang totoo po niyan, hindi ko po alam kung may ganitong expression. Pero ang pakiramdam ko, nakapagyera ako sa magkabilang panig. Sangayon ako sa sinabi mo. Ma, dahan-dahan. Kakagatin ko, ha? Ma, huwag niyo naman pong gawin yan. Grabe, totoo tong ginto. Talaga? Sure kayo? Sigurado kong mamahalin to. Ano, may ibinigay pa ba siya? Magiging priority na ba ang mga order natin ngayon? Ma, imposible yung sinasabi niyo. Sige na, uwi na kayo. Ay, teka lang. Ako na magbabalik. Ako nang bahala magtago nito sa bahay natin, okay? Siguradong mamahalin nito. Sige, ingat uwi na ako. Grabe, ang galing talaga ma, teka, ng anak ko. Uwi na ako, sa akin ha? Binigay yan. Sa akin yun. Oo, baba ka ito, no? Mabaho ba? Chine-check ko lang kung may amoy ng pabango. Wala naman, kaya pasado. Bothered ako nandun ng ex-girlfriend mo, pero last na to, ah, hindi ka na uli pwedeng lumapit sa kanila. Dapat dito ka lang lagi sa tabi ko, okay ba? Paano ba? Ano? Ganito? Ganito. Hoy, ang lakas ng tulak mo, ah. Sabi ko naman sa'yo, maglinis ka habang wala na. Ako, di ba? Okay? Huwag mo nang ulitin yun. Sorry talaga. Nasisiraan ka na ba talaga? Hoy, anong ginagawa mo sa kanya, ha? Hindi mo naman siya kailangan pagalitan. Hindi ko po siya pinapagalitan. Ganyan pa kita pinalaki, ha? Mabuti na lang talaga't bumalik ako. Baka kung ano pang ginawa niya sa'yo. Ay! Ang batang to. Nagmo-moment na kaming dalawa, eh. Mama, may nakalimutan ba kayo? Bakit kayo bumalik? Ano po yun? Oo, may nakalimutan ako. Binalikan ko si Arian dahil isasama ko siya pa uwi. Bakit niyo po siya isasama? Kukuha siya ng GED kaya kung gusto niya mag-aral na mabuti, dapat doon siya sa bahay. Tara, halika na. Hindi po, okay naman ako sa stockroom. Hindi, halika na. Ayos na po ako talaga. Uuwi na tayo. Mas maganda kung doon sa bahay. Kaya tara na. Bilisan mo. Na po. Tara na. Talaga? Halika na, pabayaan mo na siya rito. Sige na, sumama ka na sa akin. Hindi tama yung palagi kanyang pinapagalitan. Minsan sumusobra na yung anak ko eh. Ay naku, buti na lang talaga binalikan kita. Huwag ka nga magpapaapi sa kanya. Hello! Welcome po!
Ano bang? Nagpunta ako dahil meron tayong kailangan pag-usapan. Okay. Tungkol sa naman? Nag-usap kami ni Chairman. Sabi niya gusto kanyang i-appoint bilang advisor ng ibang owner sa head office. Totoo? Ikaw ang tatay yung representative ng owners ng convenience store. Wala pa akong isang taong branch owner, kaya hindi ako deserving maging representative nila. Ang mabuti pa, humanap kayo sa ibang owners na mas capable at mas may experience kaysa sa akin. Kaya pasensya na talaga. Kaya lang, Daryl. Honestly, gusto kong humingi ng tawad. I admit na disappointed ako dahil bigla ka nalang nag-resign dati. Kung may hindi magandang mangyayari, haharapin ko yon. Pero kaya lang, hindi lang yun tungkol doon. Okay, pero hindi pa rin magbabagong desisyon ko. Sorry. Pasensya na talaga. Busy ako, marami pa akong gagawin. Bukod doon, pabalik na rito si Arian. Ayoko mag-isip na naman siya ng kung ano-ano tungkol sa atin. Anong ginagawa mo rito? Di ba ayaw mo sa ganitong lugar? Meron lang po akong gustong sabihin sa inyo. Si Chairman Joe kasi gusto niyang i-appoint si Daryl bilang advisor sa head office. Tinanggihan ako ni Daryl nung sinabi ko sa kanya yon. Anong magiging trabaho niya? Sa lahat po ng 13,000 na branch owners, siya yung executive na magre-represent sa kanila. Kung magiging executive siya, ibig sabihin nun, lalaki ang sweldo niya? Opo, isa po yun sa mga benefit. Eh kung ganun pala, ano namang pumipigil sa kanya para kunin ang posisyong yun? Sa palagay ko ako po ang dahilan. Pagkatapos, hindi pa magandang pakitungo ng parents ko sa inyo ng asawa nyo. Pero naniniwala akong meron pong mga bagay na tanging si Daryl lang ang makakagawa ng maayos. Pero hindi biro yun na magre-represent ka ng 13,000 na mga tao. Kaya susubukan ko rin siyang kausapin tungkol sa inaalok niyo sa kanya. Maraming salamat po. Hello po. Uy. Maaga kayo nakabalik. Naku, ang aga mo namang nagising. Okay ka na? Pasok na po ako sa trabaho. Sige, huwag ka masyadong magpagod, ha? Bagay na bagay sa'yo ang suot mo ngayon. Ang ganda. Bagay sa'yo ang puti. Ingat ka, ha? Galingan mo. Pag-iisipan ko ang sinabi mo sa akin. Thank Sige, you po. Sige, maiwan ko na kayo. Wala na siya, kaya umalis ka na rin. Ikaw rin, pumasok ka na sa trabaho. Kahit hindi mo sabihin, ganun ang gagawin ko. Nandito na yung footage. Actually, nung last time na nakita ko siya, naaalala ko nandun siya. Nakatayo lang siya, tapos... Mr. Choi, may nangyari po ba? Wala naman. Hello, ma'am. May hinahanap kasi silang stalker, kaya humingi sila ng konting tulong sa atin. Nagbigay ako ng CCTV footage. Kung may kailangan pa kayo, tawagan niyo lang ako, ha? Sige, maraming salamat. Mahuhuli niyo naman siya, di ba? Oo naman. Marami kaming witness at may hawak kaming ebidensya. Okay po, sana mahuli niyo rin siya agad. Oo. Kailangan din para hindi na kumalat ang video. Sige, kailangan na naming umalis. Sige, good luck sa inyo. Sige. Tayo na. Ay! Lugot! Paano na? Maliit lang ang hinihingi natin. Bakit lumapit pa siya sa mga pulis? Ay, bigla tuloy ako na stress. Lagot na talaga tayo. Kaya na-weirdohan akong hindi siya lumaban. Ginawa niya yon para makapag-report siya. Kahit magsumbong siya, wala rin tayong magagawa. Siya ang may kasalanan nito. Kaya magbabayad siya. Wilfred Delado yung nasa nosebleed group? May bully sa nosebleed group? Wow, hindi ko na-expect yun. Mukha pa naman silang innocent. Ang weird ang tawag sa kanila, pero medyo relate sa ugali nila, ha? Involved sila undercam sa kanila? Kung ganun, bully rin ba siya? Wow! Ayos yung taga-enter, catch! Wow! Ayos! Ano yan? Ayos, may kopya pa pala si Gina niyan. Itodo na natin to. Iganti na rin natin si Gina.
pa-plastiko pa? Oo, paki-plastic na lang. 18,000 lahat. Tingnan mo. Siya ba yung nasa video? Bully pala siya. Aryan, sorry sa lahat ha. Pasensya na. Please, wag mo kaming sasaktan ha. Maalis na kami. Teka, itong... Aryan? Asan ka? Ang kilala kong Aryan, nagpapatino sa mga bully. Hindi nananakit. Mr. Choi, yung nasa video, nangyari dahil binablockmail nila si Jenny at Mira, tumulong lang ako. Totoo yun. Ano nang gagawin ko? Napahamak si Marian at Papi. Pagkatapos baka ikaw na ang isusunod nila. Dapat nag-report na lang ako sa mga pulis eh. Nasira ang lahat dahil hindi ako nakinig sa payo mo. Itong tandaan mo, hindi mo binuli yung mga tao na yon. Hindi kayo bully ni Marian. Magkaibigan lang kayo ni Lander. Wala kayong relasyon. At yun ang katotohanan. Siguro medyo huli na. Pero pwede mo pang itama ang lahat. Pero paano? Mabuti kung magiging honest ka. Huwag kang tatakbo o magtatago. Kapag may nagtanong, basta maging honest ka lang. Tandaan mo, palagi akong nasa tabi mo, ha? Kaya wala kang dapat ikatakot. Salamat, Mr. Choi. Okay. Relax ka lang. Kaya mo yan. Mabuti kung magiging honest ka. Huwag kang tatakbo o magtatago. Mr. Choi, pasensya ka na. Kapag meron akong problema, palagi akong tumatakbo o nilulutos yung sa paraang alam ko. Yun lang ang pinagpipilian ko nun. Pero iba na ang mga bagay ngayon. May tahanan na akong inuuwian ngayon. At may mga tao ring umaasa sa akin. Kaya hindi ko to palalampasin. Alam kong ayaw mo to, pero aayusin ko to sa paraang alam ko. Kahit minsan hindi ako nagsimula ng gulo o nanakit dahil gusto ko lang,
Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Kaya nga, huwag mo kong alalahanin. Pero sana, patuloy ka pa rin magtiwala sa akin pagkatapos ng lahat ng to. Mr. Choi! Isa nga pong coffee! Pasensya na, may pupuntahan lang ako. Arian, tandaan mo, tiwala ako sa'yo. Hmm? Pero kung sakali mang totoo ngang may ginawa kang hindi mabuti noon, hmm? Kung ano man ang mali mo, humingi ka ng tawad at magsisi. Magmula ngayon, ganun ang gagawin natin. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin, kapag may ginawa kang mali, parang kasalanan ko na rin. Kasi nga, nasa poder kita. Hmm? Kaya alam po. Basta, ayoko na ulit yung mangyari. Hmm? Kapag naulit yon, lagot ka talaga sa akin. Excuse me po. Bukod sa kimchi, may ibang side dish pa po kayo. Wala po bang karne? Ito bang dahilan kaya problemado ka? Mukhang madadagdagan pa ang sakit ng ulo. Nga pala,
Buong araw ka nang hinahanap ni Daryl kung saan-saan. Pagkakain, tawagan mo siya. Oo po. Kain lang. Mukhang gutom na gutom kayo. Tahan na. Huwag kang umiyak, sasama sa pagkain yan. Tahan na. Grabe, kapag pinost ko to, kapag sikat ka na. Siguradong malaking issue to. Hoy, dapat dobleng bigay yun next week, ha? Okay. Dapat nga ilabas ang katotohanan. Kabaligtaran pala ang katotohanan. Mabilis na sumikat si Maria ng Fancy Girls. Nang patuloy pa rin siyang nag-perform kahit na dumudugo ang ilong niya. Sino po ito? Si reporter Wang ng Entercatch. May pinost ako. Basahin mo na lang sa site. May bagong article? Mabilis na bumaligtad ang mundo nila nang kumalat ang balitang ang babaeng dinadate ni Lander Kang ang nakatatanda niyang kapatid. Pero may mas nakakaantig na kwento sa likod ng relasyon nilang dalawa. May exclusive scoop ang Entercatch tungkol sa kanilang mga buhay. Ate! Salamat! Huwag ganong umiyak! Mr. Choi! Sa wakas, bumalik ka rin. Alam mo ba kung... Mamaya ka naman, Hermon. Pwede bang yakapin mo na lang muna ako? Liga na. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo nung wala ka? May masakit ba sa'yo? May sugat? Wala. Buti naman. Pwedeng maging malala yung kinalabasan mo. Buti magaling ka. Katulad ni Master Martin Jung. Kilala mo ba ang papa ko? Oo naman, kilala ko siya. Napakabait kaya ng papa mo. Kaya nga sabi ko noon, gusto ko maging katulad niya. Nagulat talaga ako nung mabasa ko yung article. Siya palang papa mo. Nung bata pa ako, nag-aaral ako ng taekwondo sa dojo niya. Ah, talaga ba? Hmm. Habang nag-aaral ka ron, ano yung mga bagay na hindi mo makalimutan at tumatak sa'yo? Kahit ano? Hindi ko makakalimutan. May isa. Oh! Bata, ayos ka lang. Nung nag-aaral pa ako sa dojo niyo, ang totoo, galit na galit si Mama nung nalaman niyang pumupunta ako ron.
Mag-aral na lang daw ako kaysa magpunta doon. Tantad nga ako ng hampas noon eh. Nga pala, Mr. Choi, bukas ng first day niyo sa office, di ba? Hindi ko pa nabanggit sa'yo yung tungkol doon ah. Pero kahit na, tumuloy ka pa rin. Iwan mo na ang convenience store sa magaling mong empleyado. Gawin mo kung ano talagang gusto mong gawin. Sigurado ka? Hindi ko itatanggi. Bothered ako dahil makakasama mo rin yung ex-girlfriend mo. Pero nagtiwala ka sa akin, pinalakas mo ang loob ko. Ganon din ang gagawin ko sa'yo. Sigurado ako mag-i-excel ka sa trabaho mo ron. Di ba? Sigurado ako hindi ka pa kumakain. Kain tayo masarap. Sige. May beef lunchbox pa. Okay. Congratulations, Daryl. Thanks. Looking forward na makatrabaho ka, Miss Yu. Ganon din ako, Mr. Choi. Tayo na. Honestly, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ako at makakatrabaho kayo. Sa field natin, nagbubukas tayo ng mga convenience stores para magbigay ng serbisyo sa mga tao. Hindi tayo gumagawa ng mga kotse o kaya smartphones. Ang stores natin, kailangan ng ibang business para lumago at magkaroon ng connection sa lugar na kinalalagyan nila. At para magawa natin yun, marami akong suggestions bilang both owner at team member dito sa head office. Kaya magtulungan sana tayo para maging maayos ang lahat. Nice! Congrats! Congratulations! Oh, mahal kita. Mahal kita. Gising. Gising. Ano pong sa inyo? Papi, napadalaw ka! Okay ka na ba? Oo, ikaw ba? Heto, tingnan mo oh. Review para sa GED. Sorry nga pala. Hindi ako nakapunta kahit nag-alala ako. Ang duwag ko, di ba? Hindi ah, ayos lang. Hindi mo rin ako makikita kahit nagpunta ka. Tsaka nakipagkita ka dun sa reporter, malaking tulong din yon. Pero mas nauna mo siyang kinausap, di ba? Ginawa lang natin kung ano ang dapat. May nabasa nga pala ako. Ano nga bang tawag doon? Ang sabi nila pupunta ka raw sa Hollywood. Nandun si Iron Man, di ba? Hmm? Ah, hindi pa yun final. Ganun ba? Aryan, tingin mo. Go! Ha? I mean, abutin mo ang pangarap mo. Para pag sumikat ka, pwede kong ipagyabang sa mga tao na may kaibigan akong Hollywood superstar. Sige, sisiguruhin kong magagawa mo yun. Tiwala ako magagawa mo yun. May tiwala ako sa kakayahan mo. Salamat, pinalakas mo ang loob ko. Maghahanda na ako. Aalis ka na kaagad? Good luck sa'yo ron. Kita kids. Salamat sa pagiging tunay na kaibigan. Salamat, naging mabuti ka sa akin. Ingat ka. Ganun ka rin. Fighting! Para sa akin, sapat na ang ganito. Ito na po, sir. Salamat.
Thank you ulit. Bye, sir. Bang first day mo? Sige, ito ka talaga sa pag-aalala. May premyo akong dala. Premyo? I've been lonely for some times. I've been sad for a long time. But here I am. I'm changed. I've been lonely for some time. I've been sad for a long time, but here I am. I'm changed. You're Arian. The one I've been looking for. Kasi, I've been looking Arian. For. You're the one. You light me up like the sun.